Nagising naman si Luna at napansin niya na may taong umupo sa kanyang tabi. Laking gulat naman ni Luna nang makita niya na buhay pa ang kanyang asawa na si Carlos. Si Mila naman, kinuha niya ang aso na si Rocky kung bakit panay na alulong ito dahil nagmumulto ba umano si Carlos. Ang mga katulong naman sa mansyon, nag-uusap naman sila tungkol sa aso kung bakit alulong ito. Ngunit sinabi naman ni Manang Frisius sa kanila na baka nasa paligid lang si Carlos at maya-maya kakalabitin daw ang mga kasamahan niya. Dahil sa sinabi ni Manang Frisius, natatakot naman ang mga kasambahay baka multuhin sila ni Carlos. Samantala, nakauwi naman sa mansyon si Dunya Cielo matapos ito na hospital at naka-wheelchair na ito. Si Max naman, sinasabihan niya si Mila na iba talaga ang may pera dahil pwede mo paikutin ang mundo kagaya sa ginawa ng mga Fero. Sa kabilang banda, naririnig naman ni Mila na may kausap ito si Aidan at boses ni Carlos ang kanyang narinig. Kaya naman sinusundan niya ito hanggang natuklasan niya na buhay pa ito si Carlos. Kaya dito nanginginig si Mila sa takot nang makita niya si Carlos. Si Mang Abi naman nag-alala sa kanyang anak kung bakit hindi ito makontak si Nico. So yan ang ating subaybayan sa susunod na Dirty Linen. Thank you for watching, guys.